Kamusta mga kabayan? Maliwanag na ba ang mga kanto ng kalsada nyo dahil sa mga kumukuti-kutitap na mga Christmas lights? O madilim pa din at nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi, dahil ang theme pa din ng kalsada nyo ay Horror of Mandurukot sa Dilim? Kung ano pa yan, sana nasa maayos kang kalagayan kabayan. Napanood mo ba ang aming last video tungkol sa bisyo? Dahil paniguradong makakatulong ito sa'yo. At kung hindi mo pa napanood yan, click mo lang ang video na ito. Lahat ng tao, sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang limang uri ng yaman na dapat meron ka. Ano-ano ba ang mga ito, tara't ating alamin. Pero bago ang lahat, welcome to the Wise Kabayan YouTube channel. Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Salamat! Madami palang klase ng yaman sa mundo, pero ano-ano nga ba ito at bakit natin kailangan? Sa aming Facebook page na ipost namin ang apat na uri ng yaman, pero dahil alam namin na meron isa pang natatangin yaman na talaga namang kailangan sa buhay mo, kaya dinagdagan pa namin ng isa. Simulan na natin ang diskusyon. Limang uri ng yaman na dapat meron ka. Number 1. Yaman sa pera. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, dahil nauuna talaga sa listahan natin ang yaman ng pera. Ang pera ay mahalaga, hindi gagalaw ang buhay mo kung wala nito. Naalala mo ba ang kasabihan sa English na, "Money cannot buy you happiness"? Kung narinig mo na ito, babaguhin ko ang pananaw mo tungkol dito. Dahil sa realidad ng buhay, mabibili ng pera ang iyong kasiyahan. Agree ka ba dyan kabayan? Ang pera, magbibigay sa iyo ng kasiyahan yan, dahil mabibili nito ang mga pangangailangan mo. Mabibili nito ang mga masasarap na pagkain, mabibili nito ang magandang bahay, sasakyan, at tiket mo pang travel. Di ba kasiyahan lahat ng nabanggit ko? Masaya kapag nabibili mo ang mga nais mo sa buhay. Masaya kapag comfortable kang mabili ang mga bagay-bagay na makakapagpabuti sa iyong buhay. Ang yaman sa pera ay nakakapagbigay solusyon sa iyong mga pinansyal na problema, kaya naman dapat meron ka nito. Mga uri ng yaman sa pera, gaya ng savings, investment, pag-ibig fund MP2, properties gaya ng bahay at lupa. At kung ano-ano pang nagbibigay balik interest sa iyo na dumedagdag sa yaman ng pera mo. Number 2. Yaman sa tao. Siguro napatanong ka, meron din palang yaman sa tao? Oo naman, ito ang mga tao na makakatulong sa pag-unlad ng estado ng buhay mo. Gaya ng mga business partners, sila yung mga kasamahan mo sa negosyo na may isang layunin kundi yumaman. Ang mga business partners mo ay hindi lang basta-basta mga taong nag-iimpok ng pera sa negosyo nyo, sila din yung magbabahagi sa iyo ng mga kaalaman nila sa negosyo at buhay na makakatulong sa iyo. Ang mga coaches o mga teacher mo, sino ba sila? Sila naman yung nagbibigay ng kaalaman sa iyo ng mga bagay-bagay kung saan sila eksperto. Sila yung mga taong magbabahagi ng experience nila sa buhay, aralin, trabaho, negosyo na kung saan sila ay eksperto. Para sa akin, mahalaga ang mga coaches o teachers, dahil magandang impluensya sila sa atin, dahil bihasa sila sa mga kaalamang kanilang ginagawa, at lagi silang nandyan para gumabay sa iyo para mapagtagumpayan mo ang pinili mong landas sa iyong career o pamumuhay. Isa pang yaman ng tao ay ang supportive na pamilya. Dapat isama talaga ang mga katagang supportive, dahil hindi naman lahat ng kapamilya mo ay yaman mo sa buhay. Sa totoo lang, ang iba pa nga sa kanila ay humahatak sa iyo pabaon sa kahirapan. Oh, wag sensitive kabayan, ito ay pawang katotohanan lamang. Ang walang humpay na suporta ng iyong pamilya kahit ilang beses kang bumagsak ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas para umahan at lumaban sa buhay. Purong suporta na walang pag-aalinlangan, alam mo na ang suporta nila ang gag-abay sa iyo sa pag-unlad sa buhay. Number 3. Yaman sa oras. Sabi nga nila, you only live once. May isang buhay lang tayo, at iba't iba tayo ng haba ng oras ng buhay na pwede nating gugulin sa mundong ibabaw. Ang bawat oras ng tao ay mahalaga.
Sa mga negosyante, time is gold, time is money. Bawat takbo ng minuto ay katumbas ng perang maaari nilang makamtan mula sa negosyo nila. Sa mga taong may sakit, ang oras ay pag-asa, pag-asang mabuhay pa at makasama ang kanilang pamilya. Lahat tayo ay may 24 oras sa isang araw, pero kung sa paano natin ito ginagamit at pinahahalagan, makikita kung anong klaseng tao tayo. Ikaw ba, kabayan, ano ang oras sa'yo? Nauubos ba ang oras mo sa pagpapaunlad ng iyong buhay, o nauubos yan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Sino ka dyan, kabayan? Manage your time, matuto kang kontrolin ang oras mo. Paglaanan mo ng oras ang pamilya mo, paglaanan mo ng oras ang pag-aaral mo, paglaanan mo ng oras ang pagtatrabaho mo, paglaanan mo ng oras ang pagpapasigla ng iyong katawan, at paglaanan mo ng oras mo ang mga bagay-bagay na makakapagpaunlad sa iyo. Dahil sa bawat oras na sinasayang mo, tandaan mo, hindi mo na ito maibabalik pa. Number 4. Yamang pisikal. Health is wealth. Yan ang laging banggit sa amin ng aming ama, dahil naman sagana siya sa herbal supplements. Pero tama naman siya, ang ating kalusugan ay isang natatanging yaman. Ito ang yaman na madalas napapahalagahan lang natin pag tayo ay nagkasakit na. Sa panahon ng pandemya, damang-dama natin kung gaano kaimportante ang yamang pisikal, malusog na pangangatawan, walang sakit, walang daily maintenance. Di ba masarap sa pakiramdam na wala kang sakit, wala kang iniisip kung ano ang pwedeng lunas sa sakit mo, kung anong gamot ang makakatulong sa'yo. Wala kang iniisip na gastusin sa pagpapahospital, at gastusin sa gamot mo. Kaya alagaan natin ang ating katawan, kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, bigyan mo ng oras ang katawan at isip mo, na magkapagpahinga naman. Iwasan mo ang alam mo namang hindi makakabuti sa iyong katawan gaya ng alak, sigarilyo, masebong pagkain, processed food, instant food, at madami pang iba na hindi ko naiisa-isahin pa. Kaya kabayan, be healthy. Number 5. Yamang espiritual. Ano ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kasagutan sa tuwing nawawalan ka ng lakas para lumaban sa buhay? Lahat tayo siguro may iba't ibang kasagutan, pero ayon sa pag-aaral, at masigasig na pananaliksik, ang pananampalatayang espiritual ay may malaking impluwensya sa atin bilang tao para patuloy na lumaban sa buhay, dahil dyan nag-uugat ang ating pag-asa. Pag-asa, hope, sa mga oras ng kagipitan, sa mga oras ng depresyon, sa mga oras kung saan tila ba'y wala ng pag-asa sa buhay, ang pananampalatayang espiritual ang siyang kinukuhanan mo ng lakas ng loob. Lakas para magpatuloy na lumaban sa pait ng buhay. Lakas para makipagsapalaran sa anumang dagok ng buhay. May iba't iba tayong relihiyon na pinaniniwalaan, pero iisa lang ang bagay na nag-uugnay sa atin, na ang sinasamba natin ang siyang nagbibigay pag-asa at kapayapaan sa atin. Mararamdaman natin ito sa atin puso at pahahalagahan natin ito bilang isa nating yaman. Ayan, natalakay na natin ang iba't ibang uri ng yaman na dapat meron ka. Inaasam namin na magkaroon ka lahat ng yaman na ating nabanggit. Sana maging mayaman ka, kabayan. Lahat ng bagay ay may katumbas na yaman, nasa iyo yan kung paano mo papalaguin ang yaman na meron ka. Kaya naman, be wise, kabayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo naman para makapagbigay kaalaman din sa iba. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe. Check mo din itong mga video na ito, kabayan.